Ito na po yung ating cake batter, guys. Titignan natin, iti-check natin after 30 minutes. Hi guys! Welcome to Heart of Wing Channel. Ang ituturo ko po ngayon ay gagawa po tayo ng sponge cake. Ito po yung ating kinakailangan ng mga sangkap. All-purpose flour. Granulated white sugar, baking powder, salt, whole milk, vanilla extract, room temperature eggs, and room temperature butter. Bago natin umpisahan mag-mix ng ating mga ingredients, kinakailangan naka-prepare na tayo ng dalawang baking pan at nalagyan na natin ng baking sheet sa ilalim. Then, ibabrush natin ng butter or oil. Then, yung ating oven is naka-preheat na po. First step po na gagawin natin dito po sa ating strainer, i-strain po natin ang all-purpose flour together with the baking powder and salt. I-strain lang po natin. Then, after natin ma-mix, need po natin siyang ihalo. After natin mahalo, iset aside muna natin itong ating dry ingredients. Next na gagawin natin is ibibit natin ang ating room temperature butter. Ibit po natin ang ating butter. Gagamitin po natin yung paddle attachment. Lagay natin ang butter, guys. Ibit natin uli. One at a time lang po yung i-add natin. Continue natin i-dip. I-dip lang natin within 3 to 4 minutes. Ito na po yung ating cake batter. And this time, i-add natin ang ating dry ingredients. At ang ating milk. Continuous lang natin siyang i-beat, guys.
scrape down natin ang gilid ng ating bowl para mahalo po lahat ng ating ingredients. Ito na po yung ating cake batter, guys. Ilalagay na po natin dito sa ating prepared baking pans. Hatiin lang po natin sa dalawa. Kung gusto niyo mas maganda talaga yung pagkahati, pwede niyo siyang itimbang or scale, gumamit kayo ng scale. Since itong ginawa ko is birthday cake para sa anak ko, tansya-tansya na lang. Antayin lang natin yung ating cake, guys. Alisin po natin yung bubble sa ating cake. And this time, ready na po yung ating cake. Ibibake na po natin within 35 minutes. After 30 minutes, ito na po yung ating sponge cake. I-check na po natin siya sa pamamagitan ng toothpick test. Then, i-cool down lang natin ito within 10 minutes. After 10 minutes, cool down natin dito sa ating tray. Tatanggalin natin itong ating cake. Then, i-completely cool natin dito sa ating cooling tray. Cooling rack. Tanggalin natin siya, guys. Padaanan lang natin ng spatula sa gilid. Then, dito natin siya i-completely cool. Ito na po yung ating sponge cake, guys. I-completely cool lang po natin dito sa ating cooling rack. Totally cool down na po yung ating cake, guys. And this time, ibabalot ko po siya ng plastic wrap kasi kinakailangan natin siyang i-refrigerate overnight.